So what's up guys, welcome to my YouTube channel again and you're watching Haji Moto Vlogs. At this time, pag-usapan natin ngayon, siyempre ito, itong compressor, air compressor, no? And then, 1/4 air compressor, which is yung brand natin is yung Vespa. Check natin, review lang natin kung ano yung capacity niya, kung gaano lang siya kalaki, kaliit, no? Tapos yung price na rin guys, papakita ko na rin sa inyo or sasabihin ko na rin sa inyo. Ito naman guys, sa mga air compressor na to, talagang kasama talaga to sa buhay ng mga nagmamoto, nagbibusiness ng motor, or yung merong spare parts na repair shop or vulcanizing, kasama talaga siya, no? Malaking bagay, malaking tulong, no? So pag-usapan natin to guys. Pero bago tayo magsimula, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share kung nagustuhan itong video na to. At comment kung mayroon ka suggestion or valid reaction pagdating sa video na to, okay? Tara simulan na natin. Vespa air compressor. Yeah! Ayun, welcome back guys, no. Ito na nga, ito na, review natin si Vespa. This is a quick review ng compressor, air compressor, which is yung Vespa, no? Vespa of my life. All right. Tensya na guys, medyo ano. Pero ito guys, nabili ko to. Presyuhan muna tayo guys. Nabili ko to is around 7,000. 7,000, tapos sa accessories, yung sa mga accessories, sa mga ito, yung hose nya, but anyway, ito na lang muna pag-usapan natin guys, no, yung Vespa. Ito naman talaga yung main unit natin, okay? So, si Vespa nga pala, ito daw ang pinaka best brand, yung Vespa nga eh. So, best brand pagdating sa air compressor. So, pag-usapan natin yung type nya. Yung type nya is EY-10, tapos yung cap 36, okay, distance 46, no, yung motor nya is 1/4 HP, so 1/4 lang siya, medyo maliit lang talaga siya guys. Tapos yung pressure nya is 5 kg, no, per centimeter. Tapos yung RPM nya is 600, no. Ngayon si Vespa guys, made in Taiwan yan. Made in Taiwan si Vespa. Maraming kumukuha nito sa mga vulcanizing, sa mga motor parts, sa mga tawag dito. Sa mga motor parts, sa mga vulcanizing, ito yung best. At palagi ko nakikita, no? Palagi ko nakikita sa mga vulcanizing, sa motor parts. So, ito yung nabili ko. Bali, ang liit lang naman ang pwesto ko guys, no? Kung makikita nyo, maliit lang din yung pwesto ko. Yan. Kaya syempre, for starting, good for starting to guys. Kasi motor lang naman yung anay mo dito. At the same time, kung merong magpapahangin ng mga 4 wheels, okay lang din, basta kargaan mo lang, nandito naman siya. Ngayon si Vespa guys, is automatic yan. Pag ano, yung pressure nya medyo bumaba na, magbubukas yan guys, no? Si 1/4 HP lang kasi yan si Vespa, no? Tapos turuan ko na lang po kayo guys sa mga bago. So ito yung switch nya, ito yung switch nya. Pag nasa gitna ayan yung on, tapos pag nandito or nandito, yan yung off. Kailangan nasa gitna po siya, no? Yan yung ano, that una nalito din ako guys dyan eh, kala ko sira eh, bad trip na ako eh, pero tatanga-tanga lang. Tatanga-tanga lang. Siyempre, bago pa lang eh. Tapos, ito yung pressure switch niya dito. Yung pinaka-box niya dito. Ito yung aparato niya dito. Tapos, single cylinder siya. No? Napakalit ng cylinder niya. Single cylinder. Tapos, nandito yung pinaka tawag dito, oil. Oil gauge niya. Titingnan nyo kung marumi na. Ngayon, tinanong ko yung tawag dito, nagpagbentahan ko, pero parang may leak siya guys, parang may leak siya dito, parang may leak siya. Ngayon sabi niya pwede daw kahit anong langis, pwede daw yung mga 40, pwede daw yun,
Sabi ng ano doon ha. Pag na itim na yan, o kaya nabawasan na yan, at least nasa kalahati, kailangan mo nang palitan. No? Bubuksan lang daw nito. Or sabi niya, ewan ko, parang naguluhan ako sa sinabi niya eh. Bubuksan to, ito, tapos itataob para mawala daw yung ano. Ewan ko kung tama yun ha. Pero malamang sa malamang merong paraan pa rin, no? Pero yun yung sinabi niya. Sunod na lang tayo. Tapos, dito na yung pinaka... O ito ha, huwag yung paglalaruan to. Kasi anytime na nakasaksak dyan, pwede yan, automatic kasi yan, na magbubukas pag nabawasan yung compressor. Yung pressure niya, no? Yung pressure niya, kailangan huwag nyo hawak-hawakan yan. Marami na naputol na ano dyan, na kamay niya, no? Kaya, beware of that. Kaya, kailangan meron pa rin safety. Huwag nyo tatanggalin to. May purpose to, no? Huwag kayong masyadong makulit sa ano. But then... Anyways, eto na. Punta tayo sa, again, yung phase induction motor niya. Basahin natin, guys. Yung phase induction motor, yung... Ito yung types. Okay. Yung bolts niya 220. So, 220 siya, guys. Yung pinaka-input niya. Tapos yung ano niya is 1/4 HP lang siya. So 60 kilowatts. Kilowatts niya ayan 218. Basahin niyo lang guys. Medyo maano yung ano niya. Diagram niya. Yung ampere niya 3 heat. So init nakaya niyang i-ano 65 degrees Celsius, hindi naman ganun kaya, ano, hindi naman natin maabot yan, so okay lang. Tapos yun, so basta ang pinaka-importante yung 220 input niya, tapos yung 1/4 HP lang siya. So napakaliit lang niya, no, napakaliit na air compressor para sa good for starting, no, good for starting para sa mga nagbi-business ng motor shop or vulcanizing. No, para sa mga bago, no. Pero kung medyo malaki na yung ano niyo, yung shop niyo, syempre mas maganda magbago ka na, mas malaki na, no, kunin niyo. Hindi naman masama kung bibili ka ng maliit. Kasi ang masama naman kung bibili ka ng malaki agad, hindi naman ganun ka ano, ka importante or hindi naman nag-click. Eh sayang, 'di ba? Mag-start ka muna sa maliit bago ka sa malaki. Okay? So ayos to. Best pa yan. Best pa. Alright. So there you have it guys, yun ang air compressor with Vespa brand. Ang ganda guys, maliit lang sa paningin pero kumikita pa rin. Oh, yun, di ba? At least, ano naman, hindi naman masama kung mag-start ka ng maliit. Basta assure mo lang nakikita ka dito, no? Sa mga newbie na gustong mag-business, mag-start ng maliit na business, much better mas maliit lang kunin mo, no. Katulad na to. Pag-aralan niyo muna, no. Pag-aralan niyo. Pero kung medyo malaki na, pwedein mo na may benta tapos dagdagan mo mas malaki na yung bilhin mo, no. Ganun lang simple, guys. Or either may pera ka talaga, no? Wala namang problema kung gusto mong bumili ng malaki, no. So ganun lang. So Vespa brand air compressor, 7,000 lang siya, napakamura, pero depende pa rin sa dealer kung masyadong swapang or karapal magbenta yung ano. Why not? Ba mas mataas doon or mas mababa siya doon, okay? Nasa ibang dealer yan, okay? So this is Haji from Haji Motovlogs. Stay tuned, God bless, and blah blah.